Jam Magno, hinamon si Lene Robredo. Ania, ilalampaso kita sa patalinuhan. Bounce. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please like the video and subscribe at i-click on notification bell para magiging updated ka sa susunod na mga video. Tiwala ang social media influencer na si Jam Magno na hindi uubra sa kanya sa isang debate si Vice Presidente Lene Robredo. Hinamon ni Magno si Robredo matapos samuni ng Vice Presidente si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isang debate. Hindi tinanggap ni Marcos ang hamon. At dahil siya ay maka-Marcos, si Magno na ang handang pumalag kay Robredo. Sa ad ni Magno sa kanyang Twitter post nitong Biyernes, naghahamon na si Gaga ng debate. Dispirada na. Ako hamunin mo madam at ilalampaso kita sa patalinuhan. Bawal ulitin ang salita kung nasabi na at bawal magsimula sa ako. Para sa akin, yung sakin. Dagdag pa ni Magno. Lalabanan niya si Robredo sa debate na English lang ang gagamiting wika. Ani Magno, I challenge Mrs. Lene Robredo for one-on-one debate. Anytime, anywhere. Pure English tayo madama, sasampalin niyong paulit-ulit yung sinasabi. Pwede mong isama si Boylet sa audience para ma-inspire ka, pero baka sabunutan ka nung legal na asawa. Sa iba namang usapin, Kim Chu na bash matapos magbigay ng opinion sa hamon ni Lene Robredo kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng one-on-one debate. Nag-react ang kapamilya aktres na si Kim Chu sa mga sagot na natatanggap niya mula ng tanungin niya kung bakit lagi ang spokesperson ni dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagsasalita para rito. Ania, kaya umano ay hahantong na lamang sa pagbabash ang ilang mga tao ay dahil wala na silang masagot na maayos. Sa tweet ng aktres, Ania, natatawa ako sa mga peeps. Wala atang sagot na maayos, kaya ready na for me. Hashtag renewal of bash. Bahala kayo magkagulo dyan. Yun ay out of curiosity lang po. Kaya nga po nagtatanong. Sinundan pa niya ito ng isang biro na namimiss niya na umano ang mag-sign. Hindi niya kasi ito magawa dahil isa ito sa mga hand gesture na ginagamit ng unit team. Ania, PS, namimiss ko na mag-peace sign. Nauna nang tinanong ni Kim Chu kung bakit si Attorney Vic Rodriguez lagi ang nagsasalita para kay Marcos. Ito ay matapos maglabas ng tugon si Rodriguez sa imbestigasyon ni Robredo na makipagdebate si Marcos sa kanya. Nagpahayag naman ng komento ang ilang mga netizens. Para hindi po ikaw curious palagi, aral-aral din po pag may time. Para magkaka-knowledge naman po ikaw kahit paminsan-minsan po. Kim Chu laging lutang. Nakakatawa ang katangahang hilig makisawsaw, di naiintindihan basta lang may nasabi. As usual, she's confused again. She's actually came from the country of unaware.